Konsente para po sa kanyang paghihintay. Praise God. Hallelujah. Yun nga po, at ay busog na sa araw na ito sa salita ng Panginoon. At worth it yung ating paghihintay sa araw na ito pagkat yung mga salita ni Lord ang siyang ating kalakasan sa buhay nito. At ngayon, dadako naman po tayo sa pagbibigay. Dito naman po yung salita ni Lord, paalala sa akin kung paano tayo dapat magbigay sa Kanya. Lord, Lord, salamat po ng Lord God sa araw na ito, Lord, sa iyong patuloy, Panginoon Lord God, ng pagbibigay ng privilegio, Panginoon Lord God, upang ihatid, Panginoon Lord God, ang iyong salita sa aming lahat, Panginoon Lord God. Lord, kayo po ang magsalita, Panginoon Lord God, sa araw na ito. Nawa po ang iyong salita ay aming may talim sa aming puso, isipan, Panginoon Lord God, at may sa pamuhay, Lord. Salamat po sa ilang po ang pagpapuri, pagsamba. Jesus name, amen. Ang aking offertory exhortation po ay hango sa Luke chapter 16 verse 10. Ang sabi po dyan, whoever can be trusted with very little can be trusted with much. Amen po? Amen. Alam naman po na ang ating Panginoon ay ipinagkaloob sa atin lahat. Nilikha niya tayong buban. Wala po tayong pag-aari dito. Maging ating buhay ay galing at buhat sa Kanya. Ang pamagat po ng aking exhortation ay how to be faithful steward. Paano ba tayo magiging faithful para sumunod kay Lord? Kailangan po natin maging faithful, di ba po? Ano po yung pinag-uutos niya tungkol sa pagbibigay? Kabisado naman po natin yung malakay, treated, di ba po? Bring the whole tithes to my storehouse, so there will be food in my house. Test me on this. If I will not open the floodgates of heaven to pour you blessing that no one space to be poor. Yan po, kung magiging faithful tayo sa pagbibigay kay Lord, tiyak, ganun din siya sa atin. Sino po ba nakakaranas na dito ng kasaganaan sa buhay, hindi lang pinagkukulang? Sana ako, di ba? Ngayon, kung hindi pa natin ito nararanasan, ang sa tingin ko dito, hindi ba natin fully ipinibigay kay Lord yung pagtitiwala natin? Minsan, di ba po tayo mga Kristiyano, nahirapan tayong ibigay yung para kay Lord. Which is, ibigay niya na sa atin lahat ang ating trabaho, ang ating sahod. Ang inaantay niya na lang yung ating puso kung paano natin ipagkatiwala sa Kanya yung para sa Kanya na yung ikapungako. If we understand and put into practice the biblical stewardship, we can cultivate and experience the abundance and blessing. Di ba po? Kung tayo daw ay papractice na natin itong biblical stewardship, ay mararanasan natin itong abundance na sinasabi ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon po ay tapat sa kanyang salita. Ano po ba yung kanyang promise sa atin? Marami pong promise ang Panginoon. Isa na lamang dito yung sa Jeremiah 29:11. Sabi na po doon, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Kaya panghawakan po natin yun. At habang tayo nag-aantay sa pangakong yun ni Lord, maging faithful tayo sa pagbibigay dito sa giving ako. At kung tayo naman ay magiging faithful sa pagbibigay, sigurado si Lord ay hindi niya tayo pababayaan. Paano po ba tayo magiging faithful? Because everything we have and every aspect of our life was all comes from the Lord. He is trusted all of us to be the owner and manager of His
receive. Kaya yun, kung ano yung pinagkatiwala ni Lord binigay sa atin, tayo po pala ay magiging manager nito. Di ba po, binigay sa atin yung 100% na sahod. So, kailangan i-manage natin ito ng mabuti. Ngayon, para kay Lord, siya unahin natin. Hindi yung dumarating na yung time, ngayon kay Lord, eh, nandun na sa huli. Hindi natin siya inuuna sa ating buhay. Hindi natin siya inuuna pagdating doon sa financial aspect. Ang ginagawa natin, tinatanggap agad natin. Tapos, ginagastos natin sa ating mga pinakakagastusan. Hanggang sa nakuubos na, wala na tayo may bigay ni Lord. Ngayon, nag-struggle ka na. Kung nagigil ka na pagdating ng araw na pagbibigay ni Lord. Kaya yun, dapat natin unahin si Lord. Pag tinanggap tayo ng ating mga biyaya, hindi lang sa financial yun, ah. Sa kalakasan, sa time natin si Lord, unahin natin. Tulad ng ginawa natin ngayon, Friday, inuna natin si Lord. Amen. Yun, tiyak na pagpapalangin tayo ni Lord. Amen. Ngayon, kapag pinipigilan natin yung pag-bless ni Lord, si Lord ganun din sa atin. Halimbawa, yung para kay Lord na hindi mo may bibigay ng on time, hindi mo siya inuuna. Si Lord, hindi ka rin unahin ni Lord. Alam mo yan. Amen. Kaya, kahit ano, kami sa Petromit, maliit pa yung aming sinasahod. Pero ako, tatako na yung sa puso na unahin si Lord. Kasi gaano man kaliit yung nareceive namin sahod, nararamdaman ko, hindi si Lord, pinupuluan niya yung ating mga pagkukulang. Hindi tayo pinagkukulang ni Lord, maging sa ating mga kalusugan, sa ating mga minamahal sa buhay. Siya ang nagpo-protekta at nagpo-provide sa atin. Baka dahil sa ating great provider. Amen po ba? Amen! Amen! Kaya po, tayo ay magbigay dahil ang ating Panginoon ay magsusupply ng ating pangangailangan. He will supply all of our needs according to His riches and glory through His Son, Jesus Christ. Kaya tayo lang po magbigay para sa ating Panginoon. Amen po? Amen! Saan yung pagbibigay ko? Yes, Lord, once again, Lord, salamat, Lord, sa iyong kabutihan sa aming buhay, Lord. Sa lahat ng mga pagpapala, Lord. Sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Lord. Kayo'y naging tapat, Panginoon, Lord God. Hindi mo kami tapat, Panginoon, Lord God. Patuloy niyo kaming patawarin, Lord. Patuloy niyo kaming turuan, Lord. Na ipagkatiwala sa iyo, Panginoon, Lord God. Ang lahat sa aming buhay, Lord, ay
lumumula lamang sa iyo, Panginoon Lord God. Salamat Lord sa mga kaloob nito, Panginoon Lord. Nawa, Panginoon Lord God, stretch niyo, Panginoon Lord God, ito na magamit, Lord, sa pagpapanawa ng iyong gawain dito sa lupa, Panginoon Lord God. Lord, I pray, Panginoon Lord God, sa mga kapatiran, Lord, na patuloy niyo kami bigyan ng puso na pagbigay, Panginoon Lord God. Patuloy niyo kami turuan, Lord, kung paano, Panginoon Lord God, na iyong pupuksan ang pinto ng awa ng pagpapala, Lord, patungo sa amin, maging ang sa amin mga mahal sa buhay, Lord. Kaya, Panginoon Lord God, muli, Panginoon Lord God, salamat, for you are a great God, a great provider, Panginoon Lord God. Sa'yo lamang po, Panginoon Lord God, ang matas na puri, pasalamat at pagsamba, sa pangalan ng iyong buktong na Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah.